Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ngayong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang tinampok na iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatili mong kinilulugdan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon, sa araw-araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa batayan ay kinaawaan ko, naman sa ilang na ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan. Napakita ako sa kanila muli sa malayo. Sa simula pa'y iniibig ko na sila ay patuloy kong pinagmamalasakitan. Muli itang itatayo ng marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli akong magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga mananim at magpapasasa ang mga ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw, nahihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Hali kayo, umakyat tayo sa Sion sa Panginoon na ating Diyos.
Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbubunyi ninyo ang pinakadakilang bansa, magpuri kayo at inyong ipahahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan at ang mga nalalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinaangalat ko ang mga anak ng Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng Panginoon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkakagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinihirapan. Ngunit gapotok may ditumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ang mumong nalalaglag sa pagnakanilang Panginoon. Kasi sinabi sa akin ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kapag mayroong nasira, kagad-agad ay binubuo. Kapag ka nagkulang, kadalasan ay pinupunan natin. Pagka nagkakawatak-watak, tinitipon upang maging isa.
kung mayroong mang pagkakaiba, hindi ito dahilan para magkawatak-watak ang isang bayan. Mga kapatid, ito masasabi nating talagang isa sa malagang gampanin na gawain ng Diyos sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang pag-isain, buin, punan, ang naranasan natin bilang mga tao, dulot na rin ng ating kahinaan, dulot na rin ng ating pagkahilig sa pagkakasala. At ito mga kapatid, ang siyang ipinapayag sa ating mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Jeremias, ay dito ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias na sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Ang Israel na bayan hinirang ng Diyos ay nagkawatak-watak. Ang Israel na bayan ng Diyos na nung panong iyon, dulot-dulot na rin ng pang-aapi, pang-abuso ng mga kaharian at imperyong sumako sa kanila ay kanya ngayon muling titipunin, kanya ngayon muling pupunan at bibigyan ng panibagong lakas. Alalumbagay, merong magandang kinabukas na naghihintay para sa bayan ng Israel. At ito ay gagawin ng Diyos. Ito ay gagawin ng Diyos. Titipunin niya muli ang mga nagkawatak-watak na anak ng Israel upang kilalanin siya bilang kanilang Diyos. Ngayon, fast forward tayo. Hindi man kaagad-agad nangyari ang mga bagay nito na ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta Jeremias. At kaya makita natin sa Ebanghelyo na ito'y patuloy pa rin ginagawa ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, isang kananayang babae ang lumapit sa ating Panginoon. Siya'y naniniran sa Tiro at Sidon. Yung lugar pong ito ay dominantly inhabited by Jews. Ang karamihan po nakatira dito ay mga Hudyo at siya isang Kananeya. Isa pa rin to sa mga lahi na hindi in good terms with sa mga Hudyo. Pero bagamat ganoon ang sitwasyon na Kananeyang ito, dulot na rin na kanyang matinding pangailangan, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak na inaalian noon ng demonyo, ay lumapit siya at nakiusap sa ating Panginoon. Nung umpisa, hindi siya pinapansin ng Panginoon sa simpleng kadahilan ng alam ni Jesus ang dahilan ng pagparito niya. Sabi nga niya sa Ebanghelyo, siya'y naparito upang hanapin ang wawalang sambahinan ng Israel. Pero sadyang makulit ang babaeng ito. Patuloy pinakiusap ang kanyang anak na may sakit. Very offending siguro kung pakikinggan natin sa naging sagot ng Panginoon na hindi dapat ibigay ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Pero nung naging tugon ng babae, kahit ang mga tuta ay nakikiamot sa mga mumong nalalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. At nung ito naging tugon ng babae, nakita ni Jesus, hindi lang ang kanyang matinding pangangailangan, kundi ang kanyang matindi at matibay na pananampalataya. Very unlikely din po yung incident na ito dahil una, si Jesus ay Hudyo, nagkipag-usap sa isang hindi Hudyo, sa isang Kananeyo. Pangalawa, si Jesus bilang Hudyo at guro ay nagkipag-usap din sa isang babae. Pero sa ginawang gesture na ito ng Panginoon, maaari natin ipalagay na ito rin yung simula na hindi lamang ang sambahin ng Israel ang naisipunin ng Diyos, kundi maging ang ibang lahi, maging ang ibang tao. Totoo, siya isinugo para sa sambahin ng Israel, pero sa bandang huli na kanyang ministeryo, makikita natin at sa pamamagitan na kanyang mga alagad, na kanyang mga apostol na nangaral ng mabuting balita sa mga hentil, makikita natin na patuloy na kumikilos, patuloy na nangyayari ang ninanais ng Diyos na tipunin ang kanyang buong sambayanan, hindi na lamang ang Israel, kundi lahat ng tao
para sa Kanya at tanging sa Kanya lamang. Ngayon, anong pinapaihwating nito sa bawat isa sa atin? Una, lahat tayo nagpapahinga ng isang pananampalataya. At ito yung parang binding force ng bawat isa sa atin bilang mga binyagang Kristiyano. Yung isang pananampalataya ang nag-uugnay sa atin sa Diyos at nag-uugnay sa atin sa isa't isa. Kaya dito makita natin pagkaaroon ng Linggo, iba-iba man po ang ating pinagmulan, iba-iba man ang ating pamilya, iba-iba man ang pamilya ng ating pinagmumulan. Pero dahil sa isang pananampalataya, pinag-iisa tayo ng Diyos, tinitipon tayo ng Diyos. Pero yung pagkakaisang iyan, hindi lamang dapat tayo kita sa labas. Kaya yung unang higit sa lahat ay dapat nakikita mismo sa ating pagkatao. Anong ibig kong sabihin? Yung bang pananampalatay pinapahayag natin ang siyang nakikita sa pamamaraan ng ating pamumuhay. Yung pananampalataya ba natin ipinapahayag ang siyang gumagabay sa ating pagkipag-ugnayan sa ating kapwa-tao. Kumbagay, yung pananampalataya natin, pinag-iisa rin ito ang ating isip, ang ating puso, ang ating mga pagkilos at pagkipag-ugnayan sa ating kapwa-tao. Totoo, nais ng Diyos na tipunin tayo bilang Kanyang bayan, bilang Kanyang pamilya. At patuloy siyang kumikilos at ginagawa ito. Pero sa ating bahagi, mga kapatid, mahalaga rin na makiisa tayo dito. At ang isang magandang pamamaraan na pag-isa sa layuning ito ng Diyos na tipunin tayo at ipagkaisa ang ating pananampalataya sa Kanya ay dapat makita mismo sa ating sarili. Hindi tayo pwedeng dual citizenship. Hindi tayo pwedeng dual identity. Na kapag nasa simbahan, makikitang Kristiyano tayo. Pero paglabas natin ng simbahan, makikita pa sa atin makikilala ang pagiging Kristiyano natin sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng ating pagkilos, sa pamamagitan ng ating buhay. Amen. Binawag ni Jesus ang pader ng paghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hentil bilang isang bayan ng bago't wala hanggang tipan. Manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin, ating itutugon, makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang simbahan, sa lahat ng dako naway maging daan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin ng mga walang halagang hadlang na galit at alitan, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga ina na naliligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.
Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Samarin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Lourdes Nonol, Josephine Bautista at pamilya at Joseph Flores. Gayun din patuloy nating inalangin ang pagbuti ng kalusugan din ng Cristina Laderas Manginaw, Ami Robles, at Natalia Santos. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando Rafael Antonio, Romfi Laureliana, Jose Dolores P. Paulita, Senon Arsenio Benito Margarita, Danilo Edilberto Sr., Aniceta Isabelo Rodolfo Jr., Rodolfo Sr., Cristina Romeo Crisanto, Rosita Polinario, Ernesto Rosalina Federico, Gabino at Arcadia. Ating indulog sa Diyos, iwan pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Ama, bilang tanggulan at lakas, tinais mong mabuo kaming lahat bilang iyong bayan. Maging bukas nawa lagi ang aming kalooban sa pangangailangan ng aming kapwa at huwag nawa naming ihiwalay ang sinuman sa aming pagsasamahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid o pangampagayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay namin iusan ng kalugdan at kami gawin mong hain lagi sa inakalaan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin yung pagmamahal. Sa pag-ibig mo yung pinilasa sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay na anak mo na lahat sa amin ng katiyakan na kalamabuhay kami sa pili mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
kapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magpabalik sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila mo rin mabubuhay, gayon din ang lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, tanda mo dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagkupuri si Kararang Almos sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kay Media sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. We see with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos.
Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ayon tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkakita ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo at patuloy na makaisa ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salamat kayo sa Panginoon.